Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Icy Lopez, ang vlogger in Dubai. So, today's video, guys, ito napakahalaga na isa sa mga may sasabi ko sa inyo o may share ko sa inyo ang kalusugan ng bawat isa sa atin. So, actually, ako po ay nangangamba din at talaga sa patunayan po sa aking paglapit sa isang doktor na kung saan nalaman ko po kung ano po ba ang depression meron tayo sa ating sarili. At magaling na rin po may konsulta ng doktor at talagang kung ikaw po ay talagang sa iyong sarili, ikaw ay lagi na concerned. Kailangan mo magpa-check up. Kahit anong wala kang nararamdaman, mas maganda lang po yung lagi ka nagpa-check up. Pagpapatingin sa doktor kung ano ba ang isa sa mga sakit na meron ka. Huwag po kayo matakot, talagang isa rin po ito sa mga pinapayag ng mga doktor kasi sa milyong-milyong tao talaga na walang pakialam sa kalusugan natin eh hindi nila alam, meron na pala sila itong sakit na ito at alam ko na mahirap tanggapin sa sarili talaga kung paano mo ito iaano sa sarili mo na yung disiplina at yung lifestyle na ginagawa mo sa ngayon ay dapat baguhin mo na kung meron kang ganitong sakit. So, pag-usap natin ngayon is kung ikaw ay mayroong diabetes o tumataas ba ang sugar mo. Dapat alam mo yan at lagi mong tinetest ang iyong sarili at chinecheck mo kung mataas ang iyong sugar. Isa na to sa magandang topic natin ngayon kasi isang topic na ito ay nakaranas ako nito nang hindi ko alam na mayroon na pala akong sugar o mataas na pala ang sugar ko. So, today's video, sana makatulong itong video na to para ma-share ko sa inyo ang kahalagahan ng kalusugan ng ating lahat at ng tao sa ating paligid. At syempre, sa ating mga pamilya, kailangan malaman natin na tayo ay laging healthy at huwag po tayo marangamba at matatakot sa mga advice o ibibigay ng doktor sa atin kung ano ba ang makakabuti at ang hindi makakabuti. So, kung ikaw naman po ay may gantong may karanasan, makinig ka sa mga doktor na kung saan mas makabubuti sa iyo. Sundin mo ang mga guideline kung ano ba ang dapat mong gawin kung ikaw ay nakakaranas ng pagtaas ng sugar o kung ikaw ay diabetic. So today's video pa, ipapakita ko lang sa inyo, last 2 weeks ago, kumakain ako, kasarap ko kumain, soft drinks, chocolate, ang dami kong kinakain yan, hindi ko alam na ang isa sa mga ginagawa kong yun ay talagang naging habis ko, pero hindi ko naisip yung nakaraang pwedeng mangyari sa akin, ay yun na nga, ang nangyari sa ngayon ay hindi ko pa inaasahan tatanggapin ko sa sarili ko at magkaroon ng disiplina sa sarili. Siyempre, ay mas maganda yung nalaman ko nung nagpa-check up ako sa doktor na mataas na pala ang sugar ko at ito ay umabot ng 285 yung aking sugar. So, today's video talagang parang napaisip ako. Sabi ko, bakit noon, sarap-sarap ko kasi kumain. Tapos, kailangan pala ganito, kailangan ganyan, hindi. Siyempre, yung mga OFW dito, minsan trabaho-bahay, hindi nakapag-exercise. Siyempre, pag lalabas sila ng trabaho, magluluto na sila, kakain na sila, hindi na sila nakapag-exercise. So, ito pala yung mahalaga sa isang tao. Kailangan tayo nagpapapawis kahit isang oras sa isang araw. So, today's video, guys, bibigyan ko kayo ng mga 10 sintomas ng pagkakaroon ng blood sugar o pagtaas ng sugar natin lahat o tinatawag na diabetes. 10. Yan, guys, 10. 10 sintomas ng pagtaas ng sugar. Kung nararanasan nyo ito, guys, talagang kailangan nyo itong magpa-check up kayo sa doktor. Walang posible, walang kayong matakot. Kasi, unang, sa mga na-observehan ko sa sarili ko ay ang lagi akong uhaw. Inom ako ng tubig, bakit ganun, para bang try, lalamunan ko, inom ako ng tubig. Tapos, second is, ihi naman ako ng ihi. Oo, kasi once na umiihi kayo, guys, i-check nyo rin yung ihi ninyo kung bumubula. Ibig sabihin, ikaw ay yung possibility na meron ka ng UTI. In this UTI or meron ka ng diabetes. So, ihi ka ng ihi, tapos the second, third na naranasan ko is natutuyo yung lalamunan. Parang dry na dry. Sabi ko, parang ganon. Basta parang uhaw ka, dry ang iyong lalamunan, para may nakatalsak doon sa gitna ng lalamunan mo. Tapos natutuyo yung mga labi, para nagda-dry yung mga labi. Isa rin yun sa mga sintomas na meron kang diabetes. So yun, ang fourth naman ay lagi kang gutom.
parang gutom na gutom ka, gusto mong kumain. Pag naisip na kain ka ng kain, yun. Pero hindi ka naman tumataba. Hindi ka tumataba kasi kain ka lang ng kain. Tapos yun, yung pang-apat. Yung pang-lima, check nyo rin yung inyong ihi kung ito ay nilalanggam. Kasi alam ng mga langgam, kapag matamis yung ihi, ibig sabihin, mataas na talaga ang sugar ng isang tao. So, madalas na magkaroon ng UTI. Ibig sabihin, sumasakit yung mga tagiliran, tapos nahihirapan ka umihi. Isa rin sa mga sintomas. At yung isa sa pampito ay ang pamamaga ng mga ugat sa mga kamay. Siyempre, minsan parang manhid na manhid yung mga kamay mo, manhid na manhid yung mga paa mo, parang mangimay na mangimay ka. Isa rin pala yun sa mga sintomas na naranasan ko that time, parang ngalay na ngalay ka. Tapos minsan parang namamanas o namamaga yung mga paa mo. So, pang-8 ay ang hindi paggaling ng sugat. Yan ha, pang-8, tandaan ninyo. Pag nagkakasugat kayo, minsan parang ang tagal, 2 weeks, 3 weeks, hindi gumagaling. Also, matakot na kayo, kailangan nyo na magpa-test ng inyong sugar, kailangan nyo na magpatingin ng inyong sugar bar, at least kung malaman nyo at makapag-take kayo ng medicine. Sa mga 8 yun, 8. Sa 8 yun, kailangan nyo i-check ang inyong mga sarili. At kung ikaw ay may mga sugat na hindi gumagaling at saka yung mga pinag-yung nangangating-ngating yung mga sugat, yung mga peklat, isa na rin yun sa mga sintomas na mayroon kang diabetes. So, 9. Ang pagdadry ng mga balat. Siyempre, pag may diabetes ka, parang pakiramdam mo kahit naglo-lotion ka, dry na dry yung balat mo. Para bang, alam mo tipo na ang tapos maraming tumutubo-tubo sa yung butlig-butlig, yung parang mga ito sa akin, oh. Ayan, yung parang mga butlig-butlig na ganyan, yan, isa yun sa mga sintomas na meron ka ng diabetes. At yung pang-10 ay lagi kang pagod. Siyempre, parang pagod na pagod ka, hingal na hingal ka, at para bang konting lakad mo, parang pagod na pagod ka, tapos gusto mong matulog, antok na antok ka, tapos pag natutulog ka naman, pag nilapat mo ang likod mo, parang dire-diretso yung tulog mo, parang hindi ka na magigising. Kasi ganun yung lagi ang may sugar, para alam mo baga na ikaw ay pagod na pagod at tutom, at lahat ng sintomas na iyan, lahat ng 10 yan ay mararanasan ng isang tao kapag meron kang sugar. Kung nararanasan mo yung 10 yon, mas maigi na magpatingin ka sa doktor kahit wala kang nararamdaman. Mas maganda rin yung maingat sa ating sarili at meron tayong konting kaalaman. So ano nga ba daw ang average ng normal at hindi normal ang sugar? So papakita ko sa inyo guys, ito ang isa sa mga normal. So, kailangan 100 or 99 pababa, ayan yung mga normal na sugar. Ibig sabihin, sila yung hindi tumataas sa sugar, normal yung level nila, kahit sila kumain na matatamis, ganun pa din. Pero kapag hindi normal lang iyong sugar, ito magiging average na sugar mo. 126 pataas. So, maraming nangyayari yan. Katulad ko, nag-285 ako, ang aking sugar. So pagtaas na gano'n, nasunog, boring na yung doktor, kailangan yung laboratory yung test, blood test yung aking dugo, kailangan malaman kung ano ba, ganito ganyan ba, kung ako ba ay acute na sa sugar. So tumaas ako ng 285, pagkita ko sa inyo listahan yan, nung ako ay nagpa-check. Tapos, so last day, kahapon lang, nagpa-check ulit ako dahil nakita ko yung result ko. Okay naman daw, basta magbigyan lang sa akin ng gamot yung doktor na binigay sa akin for maintenance for 1 month. I-check ulit yun kung bumaba na ulit yung aking gamot, yung aking sugar sa gamot na binigay sa akin ni doktor. So, yung hindi normal is na ang hindi normal is 126 pataas yung sugar. So tumataas na yung 200, nag-300, nag-400 pa nga, nag-500 pa nga. So, ganun. Ang isa sa mga pwedeng mangyari sa lahat ng hindi mo pagkakaano sa iyong sarili or kailangan may pagpapahalaga ka sa sarili mo. Unang-una yan, syempre kailangan meron kang i-motivate mo sarili mo, kailangan makapag-exercise ka, kailangan proper diet ka, kailangan tama yung kinakain mo, kailangan tama lahat. So ganun, sumusunod ka at meron kang guideline na tinatawag na talagang susundin mo yung pinayo sa iyo ng doktor. Kung gusto mo maging normal ulit, bumalik sa dati ang iyong sugar.
So, ano nga ba ang mga komplikasyon na pwedeng magkaroon ng ating ano, ang ating sarili, ang ating pangangatawan, kasi hindi natin alam, nasa loob ng katawan natin yan. So, ano ba yung pwedeng komplikasyon na mangyari kapag may sugar ka? O nauna, magkakaroon ka ng skin disease, skin problem. Yan, katulad ng ganyan, nagkakaroon ka ng kung ano tumutubo sa katawan mo. Padalawa, so ano nga ba yung mga kailangan natin gawin kapag ikaw may komplikasyon? Ano ba yung mga pwedeng maging komplikasyon ng katawan kapag ikaw may diabetes? So kailangan ito ay magkaroon, nagkakaroon tayo ng skin problem o problema sa balat, sa mga tumutubo, kahit anong mga problema ng balat na yan, eh, talagang hindi mo may tatago yan kapag ang ikaw acute ka na sa pagkakaroon ng sugar. So padalwa, problema sa puso. Yan. Ayan po, kakaroon ka ng problema sa puso dahil nasa sugar mo, tumataas na rin, hindi na rin gagawin, hindi na consistent ang pagdalo ng dugo mo. At syempre yung dugo, may mga sugar na rin yan, kaya nakakaroon tayo ng heart problem o tinatawag natin na pagbisa nakakaroon tayo ng heart attack. So, third is pagkabulag. Yan, minsan dumadating talaga kapag mataas sa sugar mo, lumalabo ang paningin mo, hanggang sa nagkakaroon ka ng hindi magandang pagtingin at pwede ka na rin mabulag sa sobrang taas ng iyong sugar. So, syempre, kidney. Yan, isa yan sa mga pwedeng tamaan kapag ikaw ay merong diabetes. Yung kidney, ang napaka-importante, ang kidney ay nagsasala. So, kapag sinasala ng kidney natin ay puro sugar na lang, ang mangyayari dyan, magkakaroon ng sakit na rin ng kidney mo hanggang sa magkawahawa na. And the rest, sa lima ay ang liver. Siyempre, siya nagde-deliver ng mga dugo natin. Siya naglilinis, nagsasala, lahat ng mga ganyan-ganyan. Kaya wag po natin babahala yung sakit na diabetes kung ayaw kung komplikasyon. So, ano nga ba ang tamang gawin natin kapag tayo may sugar? Kailangan po natin ng 6 tips. Ito po ang tips na kabibigay ko sa inyo. Isa to sa mga magandang na pwede mong simulan sa iyong sarili. Ang pagkakaroon natin ng 6 tips is magkaroon ka ng exercise. Ayan, mag-exercise ka sa sarili mo. Kailangan mapagpapawis mo, mailabas mo yung mga toxic na nakain ng katawan mo, ng mga vitamins mo, mailabas na yun sa katawan mo. Kasi minsan ang tao hindi na pinagpapawisan dahil nga lagi nasa aircon or what. Second, pagkain ng mga prutas at gulay. Ayan ang isa sa mga binibigay importansya talaga sa atin. Kahit nung pa tayo mga bata pa lang, lagi sinasabi sa atin kumain tayo ng masustansyang prutas at masustansyang gulay. Patatlo, kailangan mag-diet ka. Yung pag-diet mo, i-control mo. Kung dati kumakain ka ng 3 balaw-baw na kanin, kailangan isang balaw-baw na lang o isang plato na lang, ganun. So, didistrain mo yung sarili mo, kailangan magkaroon ka ng maliliit na takal-takal na yung kanin. Kasi ang rice kasi nakakapagpataas din ng sugar yan, kung bakit tayo tumataas sa sugar. So, patatlo, panglima, is kailangan ay huwag kang maninigarilyo. So ayan, isa yan sa mga pinapayo ng doktor, bawal ang sigarilyo. And tapos, bawal din ang alak. Yan, isa rin yan sa pinakamang bawal na ginagawa kung ayaw masira at hindi na malutas ang iyong problema sa iyong sugar. Eh, sumunod ka sa mga guideline nito. Kailangan 6 tips to it. Tapos, meron ito yung tinatawag na get support. Support ng pamilya, support ng kaibigan, support sa iyong sarili para malamanan mo yung lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao. Kailangan maging aware ka sa paligid mo at sa iyong sarili, at kailangan talaga ay lagi ka nagpapakonsulta sa iyong doktor. Isa rin yun sa mga natutunan ko sa nangyayari sa akin buhay sa ngayon, kaya isinishare ko sa inyo, at sana naman may matutunan kayo sa video na to, at sana naman ang kalusugan natin ngayon ay maging mabuti. So today's video, last day in nalipatest uli ako, ay ang aking sugar is 155 in a week, ha? Kailangan talagang hindi ako umiinom ng soft drinks, puro water lang, tubig lang talaga, water therapy ka talaga. Tapos natuwa doctor, bumaba ka na, naging 155 ka na. So parang gano'n nangyayari, disiplina talaga, walang chocolates, walang anything, walang kahit ano, basta may mga sugar, wala. Tubig ka lang, tisin mo sarili mo sa tubig. Kasi yung tubig yun talaga mas nakakatulong talaga, kailangan
kailangan talagang disiplinahin mo sarili kung minum ng tubig lagi kahit ikaw ay uhang-uhok. Tubig lang ang tubig. So far away naman ngayon, thanks naman sa aking doktor na binigyan niya ako ng maintenance for 1 month to observation na 10 buwan para makita niya talaga na mas bababa na yung aking sugar, mababalik ulit sa dati. At sana magtuloy-tuloy ito, disiplina lang sa sarili, disiplina sa pagkain, disiplina sa sarili lang. Hilamon po at sana ang video nito ay makatulong sa inyo at matutunan niyo po na ang kalusugan ay mahalaga sa isang tao. At lagi po lang ito pakakatandaan, ang video nito ginawa ko dahil experience ko ito at sana naman maranasan niyo. Kung maranasan niyo man ito, sana tama yung sinasabi ko kasi mas mahalaga talaga yung nagpapatingin at nagpapatest ng sugar. Especially hindi lamang sugar, kailangan ng ating presyon, ng ating mga kung ano-ano sa ating katawan. Kailangan mas alam ng doktor yan kasi alam nila habang maaga pa ay mas naaagapan. So today's video, ako po si Ice Lopez. Sana nakatulong yung video na to. At ang vlogger ng Dubai, maraming salamat po sa inyo lahat. Kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mong kalimutan mag-share. Click mo na rin ang notification bell para update ka sa mga videos niya upload ko. At kung bago ka sa video ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe and don't forget to click the notification bell. Maraming salamat po sa inyo lahat and have a nice day and God bless you!